Sarap magbike mga pards. Pero napunta kasi ako ng tanghali ngayon. Masarap to pagka ano mga pards, pag umaga. Tsaka sa ngayon kasi pagpapuntang Tagaytay, malamig na. Kaya oops. Kaya sarap magbike. Ano, pauwi na ako ngayon eh. So kanina solid yung bike ko, yung biking ko pagpapuntang Tagaytay. Yuk! Lambot na naman. May gali. Kumusta mga pards? Welcome to the vlog kung saan pinag-uusapan ang biking, wakeboarding at UKAY review. Kaya galing ako sa ride ngayon. Pag-usapan natin ang regarding sa nangyari sa gulong ko kanina. Let's go! Kumusta na mga pards? At ngayon nga ay ang i-discuss natin is regarding sa paggamit ng tubeless tires. Kanina kasi galing ako sa pagbabike papuntang Tagaytay and gusto kong i-share sa inyo kung ang tubeless ba talaga is okay or thumbs up o ang tubeless ba talaga ay meron ding part na medyo hassle din gamitin. Mga pards, ang tanong nga dyan ay bakit ka ba mag-tubeless o bakit mo bang gusto talaga mag-tubeless? So may mga tatlong reasons kasi dyan ang mga biker kung bakit gusto nila mag-tubeless. Una, pag tubeless daw is unang-una is iwas sa butas or punctured. Pangalawa, ang tubeless, pag naka-tubeless tires ka is mas magaang ipadyak. And pangatlo, kapag naka-tubeless ka, hindi mo na intindihin na magpalit ng interior or whatsoever. So yun yung mga reason kung bakit most of us sa mga bikers na katulad ko mga parts is naggo-go kami or gumagamit kami ng tubeless tires. Sa totoo lang mga parts, okay naman talaga yung tubeless tires. Katulad ko, nung ginamit ko siya for about 1 year, no, bihirang-bihira akong abutan ng flat talaga habang nagra-ride ako. Pero lumabas din yung mga ibang consequences or other na kumbaga ano ba yung disadvantage ng paggamit ng tubeless tires. And yun nga yung i-share ko sa inyo. At least aware kayo kung dapat ka bang mag-tubeless tires o hindi. Ayan pala mga parts yung gamit ko na tire, which is tubeless siya. This is a Onsa tires. So, Swiss made siya. Ayan. Onsa canis, Swiss made. So, skin wall, okay din siya. Ito is for about, ano rin sa akin eh. Magwa 1 year na rin sa akin. And, pinaka-importante pala mga parts na pag nag-tubeless ka rin, kailangan mo rin kasi bumili ng bagong, ito, yung pinaka-pito. Kasi, syempre, pag di ka naka-tubeless, yung pito na yan is kasama dun sa interior. So, pag nag-tubeless ka, bibili ka ng pinaka-pito lang para dyan. And then, make sure din natin yung rims natin is capable for tubeless setup. Then, itong tires na to is tubeless ready dapat. So, as ayan, tulad yan, nakalagay yan, tubeless ready na siya. So, yan yung gamit ko. Aside from the tires, mga parts, and
rims and pito. Kailangan din natin ng rim tape para matapan yung pinakaloob niya to make sure na walang lumabas na sealant. And last one is the kailangan mo rin ng sealant dito kasi yung sealant na yon, so once na nagkaroon ng punctured yung gulong mo or nabutasan, yun yung magsisil ng butas. So pag gumulong siya, automatic isisil niya kaagad yung pinaka butas niya. And yun nga yung nagpe-prevent para hindi ka kaagad ma-flat. So yun ang mga parts, no? Yun yung mga gamit o kailangan natin para makapag-setup ng isang tubeless setup na wheel set. Ngayon naman, punta tayo sa tatlong reason na na-encounter ng mga naka-tubeless tires na nahihirapan silang i-resolve or na-encounter nila pag nagra-ride sila. Tingnan natin. Punta tayo sa reason number 1. Bossing, lambot na naman ng gulong ko eh. Ano ba yung problema? Baka naman kulang ka na sa sealant, bata. Check mo, baka natutuyo na yan. Tama nga naman mga parts, no? Eh kung wala na nga namang laman na sealant yung gulong mo, eh sino pa ba o ano pa ba yung magsisil na sa pinakabutas? So punta na tayo sa pangalawang challenges sa paggamit ng tubeless tires. Bossing, nalagyan ko na ng ano eh, additional sealant. Bakit ganun pa rin? Lumalambot pa rin yung gulong ko. Asin! Bata! Naglalaro ka ba ng basketball? Alam mo hindi, kasi biker ka. I-check mo naman yung pito ngayon. Baka namang medyo maluwag lang yan. Check mo, ha? Check mo! Mga parts, akala ko sa basketball lang dapat maging allergy ako sa pito dahil pag pumito ka pati rin pa dito sa bike. Alam sa pira kasi nasabi ng ating tubeless setup, tama naman si Manong. Muna tayo sa pangatlong reason. Boss, bakit ganun? Chinek ko na yung pito. Chinek ko yung sealant. Lumalambot pa rin. Feeling ko humihina. Kung naiiwan ako ng mga kaibigan ko eh. Tulungan ko ba? Ganun ba? Sige, ganito na bata. Baka naman masyado ng maipis ang goma mo. Kaya may solusyon ako dyan, bata. Meron ako dito. Murang-mura lang. Baka nga naman masyado manipis na goma natin, mga parts, pagka ganon. Pero, in case to case naman, syempre, i-check mo rin naman yung goma mo kung manipis na or makapal pa or rideable pa bago ka umalis. Lala na pag trails ka at saka long ride. Pero, okay si Manong, ha? Salesman. Ganun mga gusto ko eh. Kaya mga parts, yun nga, yung tatlong reason na na-encounter na isang naka-tubeless setup. So, itong tatlong reason na yun or tatlong na-encounter namin na problema pag naka-tubeless ka, actually manageable naman yun. Kaya, as a biker, nire-recommend ko na pumunta kayo din kayo sa pinaka-nearest bike shop nyo or suking bike shop nyo para ipakondisyon yung bike ninyo. And ma-check din lahat ng parts ng bike nyo. Hindi lang yung pinaka wheelset and tubeless setup ng gulong ninyo, kundi as in lahat talaga yung mga shifter, brakes, lahat. So, mas maganda na check natin lahat yung lagi. Ayun na mga parts, dito na muna natin tatapusin yung vlog natin for today. Medyo sweet and sana may natutunan kayo sa mga tips na yon. Medyo maiksi lang yung vlog natin. May mga lakad din kasi tayo and then galing tayo sa biking kanina umaga. Kung may natutunan kayo at gusto nyo lagi maging updated dito sa mga vlog natin lagi, huwag nyo kalimutan i-click ang subscribe button natin para lagi kayong updated din sa mga bagay-bagay regarding sa vlog ko. I-click nyo na rin yung pinaka-notification bell and ang pinaka-walay kung gusto nyo talaga at naging okay sa inyo itong vlog na to, bigyan nyo naman ako ng like dyan para naman ma-improve ko pa yung ating mga vlogging session sa mga susunod na araw. And sana, may natutunan kayo. Mga alaga ko, nagugutom na. Gusto na ako kainin. At ba? Ano sila? So, kita-kits tayo mga parts! Yew!